Kinausap ko ang curriculum and teaching strand ng Department of Education at sinabi ko sa kanila, hindi kasi pwede na naghahabol tayo, may learning losses tayo, may gusto tayong learning recovery, lalabas yung PISA results, yung assessment, international assessments, and we don't expect it na maganda ang resulta sa darating na Disyembre. Sabi ko, hindi kasi pwede na kung ano yung ginagawa natin ngayon, yun pa rin yung gagawin natin paulit-ulit. Kasi nakita na natin, di ba, nakailang results na tayo ng PISA. Dalawa na. Ginawa na natin yun. Eh, hindi pa rin maganda ang assessment, ang scores ng mga bata. Ibig sabihin, we need to innovate. We need to do something else. That is why I ask the curriculum and teaching strand. We need to allot one day sa Monday to Friday natin na yun lang ang gagawin ng lahat ng bata at lahat ng teachers. That is why they are making a policy now that every Friday will be catch-up Fridays. Ibig sabihin, wala tayong gagawin kundi turuan ang mga bata magbasa at yung mga marunong na magbasa, ituro sa kanila ang critical thinking and analysis. Yung mga marunong na sa critical thinking and analysis, pasulatin ninyo ng libro, pasulatin ninyo ng essay, lahat ng kailangan natin gawin na matutunan ng mga bata, gawin natin sa catch-up Fridays. At hindi lang yun, dahil meron din tayong kailangan i-catch up sa health, sa values, and sa peace education, yung buong Friday will be the catch-up Fridays para sa anong gusto nating makita na mga kabataan sa darating na mga panahon. Anong gusto natin na makita? Mga batang makabansa. Mga batang matatag, marunong magbasa, at makabansa. Kaya kailangan natin ng isang araw kung saan kailangan natin humabol doon sa kung saan natin gusto dalhin ang mga bata. Dahil hindi pwedeng paulit-ulit na lang tayo sa ating ginagawa, pero wala naman tayong nakikita na pagbabago, wala tayong nakikita na improvement sa ating mga learners. So starting January 12, 2024, every Friday will be catch-up Fridays, particularly for reading. All learners, subukan lang natin, tingnan natin kung meron tayong makikita na pagbabago after we do it during the term of President Marcos. 6 years natin gawin. Habulin natin kung ano yung mga kailangan nating habulin na kailangan matutunan ng mga bata.